tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. Hindi ka lilimutin magpakailan paman habang ako ay narito at may buhay. Si Baguis, si Bong, si Ivan, si Rasul, si Chikoy. Si Paeng. Ba't paharang-harang hadinadaanan ko? Di ba ako kilala? Hindi po, boss. Si Chikoy. Ngayon, kilala mo na ako. Opo. Tama na yan. Ba't di ka umarap ng katapat mo? Ikaw, katapat ko. Ba, matapang ka, bata. Boss, paubahin mo na sa akin yan. Baka matapang ka na pag may barbie ka. Ano, mana-mana? Ban, ikaw na bala rito. Wala! Ay ay, kumakailan dito ako. Hoy, tama na yan. Hanapin mo ang pinsan ko sa probinsya. Pangalan niya ito niya, Antiago Imat. Sabihin mo yung mga nangyari. Chikoy, Rasul, pagbantay kayo sa gate. Thank you.
Boss, darating daw yung pinsan ng nakabangga natin ha, galing probinsya. Boss, balita ko, matinig daw sa probinsya yung pinsan na eh. Taga Manila ang pinsan niya, wala nagawa sa akin. Probinsyano pa na yan? Gusto mo ako na tumira dun, boss eh. Boss, kape. Good. Hello. Sino to? Sir, aabangan si Agimat ng tropa pagdating niya dito. Sige, tuloy mo. Sumabog yung baho ng ulo mo. Boss, tinatawagan ko na yung pamilya ko. Ang loko dito. Aabangan si Agimat pagdating dito. Kailan bala dyan? Ayan. Ayoko sa lahat eh, traitor sa grupo. Grabe naman ginawa mo. Tiwalag na ako sa grupo. Pagwis. Okay. Si Bagwis, sumubok pang tumawilag sa grupo. Tutunoy nangyari sa kanya. Alam mo naman si Boss Paeng, galit sa mga traitor yun. At ayaw nang may tumitiwalag sa grupo. Bale, ganito na pala talaga magiging buhay natin. Hindi na tayo makakalis dito. Pag sumugal ka, di ka na pwedeng umayaw. Kaya mabuting sumunod lang tayo kay Boss Pain para walang problema. Makalipas ang ilang araw, sinadya ni Ador si Agimat sa kanilang probinsya. Bagamat may kalayuan, hindi siya nahirapang hanapin ang kanyang kinaroroonan sa kadahilan ng kilala at respetado siya sa kanilang lugar. Mahigit 4 oras niyang nilakad ang kakahuyan ni hindi niya na alam kung ilang bundok na ang kanyang natawin. Sumaglit siyang magpahinga upang uminom. Hindi nagtagal, narating niya din sa wakas ang lugar kung saan tumutuloy si Agimat. Ikinuwento niya kay Agimat ang lahat ng pangyayari at pinaalalahanan siya na maaari siyang tambangan ng grupo pagdating niya sa amin. Ngunit hindi niya ito ikinabahala. Subalit parang meron siyang pag-aagam-agam na umalis ng probinsya dahil sa tahimik na ang pamumuhay niya dito. Kaya kinailangan niya muna ng panahon makapag-isip. At dumating na ang araw.
Terus. Ano mga kamote? Sa lang kalaban nyo, nandihado pa kayo? Boss, di mo naman sinabing mabilis pala may pagsabayan yung pagbisado na yun. Sabi ko. Tapos na rin mo. Binalaan ko na kayo. Matinik yung probinsyano ngayon sa lugar nila. Boss, may munti ka naman puruan eh. Ano mo? Puro kayo salita! Puro kayo yabang! Kaya gawa sila lang. Tiyak, namukha kang kayo noon. Ngayon mag-double ingat na kayo pag pupunta kayo rito. Hindi na, kaya na kayo. Sabi yung dalawang dahilan, hindi ako nakakit. Chikoy, Chikoy, maiwan ka. Chikoy. Dispatcha dyan ba ng ayos si Bagwis? Oo naman boss, tanong yung pakibong. Tanong dyan pa akong tawag at taas. Meron daw taong nakita sa inyo na tinapon nyo si Bagwis. Imposible yung boss, gabi na yun, tulog na ang lahat. Pinahawak yung kaso sa veteranong si Gerner Torres. Colonel Torres? Parang pamilyar boss. Para igluin niya abang maaga pa para hindi makabala sa mga plano natin. Sige boss, ako nang bahala. Colonel Torres? Colonel Torres? Colonel? Colonel Torres? Colonel? Tuloy! We're going to harvest red tomatoes. Sir, good evening po. Good evening din, anong sadya mo? Colonel Torres, natin po akong hindi kilalang bakay sa basura. Ah, sige, move po ka. Saan lugar to? Sa Barangay San Isidro, Colonel. Tara, samahan mo ako ng hindi. Sir, ito po. Anong pagkakakilanlan ng tao na to? Sir, sa ngayon, wala pang nakakilala sa bangkay niya. Wala bang nakakita sa pangyayari? Colonel, meron po. Kaso ang hiling niya, sa ligtas na lugar siya magsasalita. Sige, tumawag ka na lang ng SOCO para maayos na to. Yes, sir. Sir, ito na si Buboy. Upo kayo, upo kayo. Kwento mo ba ang mga pangyayari nung gabi na yon? Hindi ko makalimutan nung gabi na yon. Pinapatulog na konsensya ko po. Sige, kwento mo, Buboy. Dalawang tao po nagtapon sa basurahan. Hello, Duran. Ipapasundan ako sa'yo. Mga anong oras ito naganap? Mga bandang sa ito ng gabi, Colonel. Si Colonel Torres, gusto ko matyagan mo siya sa lahat ng kanyang lakad. Bigil
kilala mo ba sila? Sa ligtas mo po. Huwag kang mag-alala, nasa ligtas na lugar tayo. Lapeng, kata nagtapos susuran. Sigurado, sigurado ka ba dyan? Opo, sigurado, sigurado. Sir, anong plano natin? Samahan mo ako sa tutuluyan ng grupo nila, Paeng, ngayon din. Sir. Sige, Buboy, umuwi ka na. Lahat ng impormasyon makuha mo, tagpaalam mo lahat sa grupo. At kung may dapat kang itumba, itumba mo na. Ang sinabi mo sa mga polis. Mawa ka, sir. Mawa ka, sir. Kung hindi mo sasabihin, paglalagyan ka. Pupunta po sa bahay na Peng po ngayon. Alis! Boss! Boss! May nagsumbog sa mga polis. May nakakita ron na tinapon yung bakay ni Babis. Anak ng tuta, sino nagsabi nun? Boss, si Buboy. Yung ginulpi natin. Sa tulay na bato. Maganda na kayo. Salubutin sila. Ayaw na yung baril mo. Salubuhin ko sila. Tiniente, tumawag ka sa post. Bumingi ka ng backup. Hello po? Sunod ka na lang. Sir, baka matagalan pa. Pasukin na natin. Sige. 1, 2, 3. Para, saluhin nyo to. Ano ka na, kukobre ka na. Clear mo yung dadaanan natin. Muna ka na. Sunod kami. Eng, sumama ka na sa amin para hindi ka na masaktan. Hindi ako susuko. Kasama lang ako sa inyo pagpatay na ako. Ang ginagawa mo, kabibigat mo lang sentensya mo. No. Saluhin nyo to. Muko ka na, wala nang ligtas. Atas tayo. Sir, wala na, sir. Ano? Anak ng puja. Oh, boss, mabuti dito kayo na mapunta sa lugar ko. Huwag kayo mag-alala, nagtas kayo dito sa akin. Parang may tran eh. Ivan, halika ka rito. Bababa ka muna ng kapatagan at kumuha ka ng mga kain natin. Sama mo si Tikoy. Huwag na magkatagal dun ha. Dami mga kaya sa inyo. Sige na. Baba na kayo. Ibusan niyo lang. Inumaga na tayo ha. Hindi ba tayo babalik? Hindi mo yan na. Masyado ang atat. Teka, hindi ba tayo hinahanap ni Boss? Kain muna tayo. Kain muna tayo dito. Hindi, sige, teka. Bibili na ako sa kalanto. Sige, bilisan mo.
Liban? Oh, bakit? Marahil kaya mo na kung sino ako. Oh, di ba ikaw yung pinsan na pulis na tinumba ko? Matinik pa naman sana yung pinsan mo. Kaso taga-selo lang pala ng bala. Isipin mo, 12 tingga kinain ng kanya katawan. Di ba, Chikoy? Oh, Ivan, ikaw pa. Wala ka naman binatang sumablay. Kaya kung iniisip mong umirit, huwag mo lang ituloy. Baka magaya ka lang sa pinsan mo. Ewan ko lang. Pero ang iniisip ko ngayon, kung ilang bala naman ang sasaloy ng katawan mo. Aba! Hindi mo na kita itutumba ngayon. Parating mo sa mga kasamahan mo. Sulod na sila.